Paano na ako? Nagagalit kung naghanap akong pagkain. Kung sa tingin mo ay ikaw yung anak na nawawala na ng pagmamahal sa iyong magulang, ay tiyak para sa iyo ang video na ito. Naulog ako ng alas 7, malas 3, bago ako nakamalay tao, walaan sa akin nagdungaw. Siya ang nagngangala na si Tatay Conrado na mahigit ng 60 anyos na mag-isang naninirahan dito. Talagang pinapabayaan ako. Welcome back sa ating munting channel, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na nanonood at sumusuporta. Ngayong araw po ay nandito kami ni Commander sa isang lugar na medyo liblib na rin. Meron sa atin dito inilalapit na isang senior na sinasabi nila na parang pinabayaan na ng kanyang mga anak. So gusto ko lang malaman kung ano yung kwento ng buhay ni Tatay at willing siya na i-share sa atin ang kanyang kwento ng buhay. Kaya samahan nyo kami ni Commander at sabay-sabay nating alamin kung anong kwento ng buhay ni Tatay. At dito namin natagpuan si Tatay Conrado sa isang medyo masukal na lugar na ito at ang likod ng kanyang bahay ay ang tinatawag na mga bakawan. Ay, magandang hapon po. Kumusta kayo, Tay? Kumusta, malay ko. Ganito ang buhay ng buhay ko. Bakit, Tay? Ano po ba yung pinagdadaanan nyo? Ay, grabing kahirapan. Kaya ang ikaw ko, maingi lang akong tulong sa inyo at paano na ako? Nagagalit kung naghanap akong pagkain. Sinisiraan ako. Kung binibigayan akong bigas, pagkaubos, inanapan ako at naubos daw ang dali. Ay, binibigay ko daw sa babae. Kaya, totoo po ba yun? Ay, kaya nga, daw wala man. Tatay, kayo po ba'y ano, ilang taon na po? 79. 79? Yun po. May asawa pa ba si Tatay? Ay, may asawa ko, patay na, kaya nagsusulo ako. Ah, nasan po? Ilan po ang naging anak ninyo, Tay? 7. Ayaw ba? Ba marami, 7? Siyam sana yan. O ano po nangyari? Ay, matay na. Yung po bang 7 na natitira, Tatay? Ano po ba? Kamusta? Natutulungan po ba kayo? Hindi. Natulungan sana. Hindi, sinisiraan ako. Bakit po, Tatay, nasabihin ng iba na pinabayaan na kayo? Ba't po nasabi yung ganun? Pinabayaan ako. Mala yan. Wala akong kuha, nagagalit. Mangingiman akong ulam. Galit at pinapaya daw. Grabe naman. Wala naman akong magagawa. Kaya ako nagsabi, kuha na ako nung kasamahan mo. Nung kasamahan ninyo dyan. Doon nga ako sinimulaan, inakit ako dito sa bahay. Saan po ba kayo, Tatay, ano, ito na talaga yung bahay ninyo? Ito ang bahay namin. Ginawa nila. At hindi ko naman nakakatrabaho at dating may sakit ako. Ay, opo. Tatay, ano po ba yung nararamdaman nyo? Ay, dami ang nararamdaman ko. Naulog ako dyan. Nahulog kayo? Naulog ako ng alas 7, malas 3. Bago ako nakamalay tao, walaan sa akin nagdungaw. Grabe. Paano naman yan? Kung hindi na ako kakain, gusto ko po man mabuhay. Wow, ano mas lahat, Tay. Wala po ba kayo ditong nakakasama natutulog? Wala, sulo-sulo nga. Inakit ako doon at kwan. Doon na daw. Maasikaso nila. Ano, inaayawan ko naman kung magdumi ako. Paano na ako kung di na nakagagabang? Hindi. Makaringig akong masamang mga salita ng mga anak ko, pati manugang ko. Wala naman makuan. Naisip ni Tatay kung hindi na niya kaya at dumudumi na siya. Ayun. Baka masasakit na salita lang daw yung marinig niya sa kanya mga anak. Yun ba yung ibig mo sabihin, Tay? Po. Kaya ako naging lang kuan, tulong sa inyo kung ano ang maganda. Tatay, ito po bang bahay ninyo? Gano'n nakatagal ito? Parang... Ay, sirira yan. Burutas na nga. Butas na? Ay, kung ansayag yan, ay, makita mo, maski pasukin mo. Okay, Tatay, meron lang po akong tanong muna bago palaan lahat. Pwede po ba kayo magpakilala sa camera natin kung anong pangalan ninyo? Conrado Mirabuna.
si Tatay Conrado ay 70 mahigit na ang kanyang edad at nagsasakripisyo mag-isa dito. Hindi ako laka. Juan. Ay, saan ka kumukuha ng pangkain mo? Ay, yan nga ang mga manok ko. Yan. Ah, ano pong ginawa niyo? Ba't paano kayo nakapag-impok ng marami-raming manok na yan? Ay, dati po yan ah. Maski saan ako tumira, marami ang manok ko. Ang pigsimulaan yan, iisa na babaeng tapos manok. Tapos pinaparami niyo ng pinaparami. Naglipat ako doon sa kulungan ng baboy na kulungan ko. Doon kayo nagtira? Doon po. Eh, grabe, nagtira din kayo sa ganun? Oo, dyan sa Bamban. Grabe naman na pa. Bakit? Nagtira ako doon. Ninaaw, sabi nung nagdayo doon, pulukan niya tayo. Sabi ko, ayaw ko magpulok. Basta'ng kwan. Hindi, nagpilit. Pinulok, mayapat hindi nakatama yung manok. Manok niya. Ang ginawa. Pinatay sa inyo? Ninakaw. Pag nakawa, maski saan niya dalin yun. Tatay, ito po bang mga manok ninyo? Ano po yan? Hindi naman na kayo nagsasabong. Wala namang ganon. Ay, noong nagsasabong. Noong araw. Ako. Pero ngayon po, wala nang ganon. Ay, hindi naman ako nasabong. At okay, ang ginagawa niyo na lang po sa mga manok na ito, yan yung nagsisilbi ninyo minsan pang ulam. Oo po. Ay, hindi naman ako nakarning manok at kung pinapakarni ko dyan sa kanila. Oh, sila ang nagkakatay. Ayaw, tapos bibigyan na lang kayo. Binibigyan na lang ako. E paano na tatay yung bigas? Saan kayo kumukuha ng bigas? Ay, nga, nagbibigay sila. Pagkakaubos. Pagkakaubos nila ng... pagkaubos ko kang bigas. Masabi naman ako. Ay, nagakuan. Tatay, ito po ba... may tatanong po ako sa inyo, tay. Okay lang po ba kayo sa inuupuan nyo? Gusto nyo mag-upo dun? Okay lang kayo dito? Pwede man. Okay ka naman. Tatay, may tatanong lang po ako sa inyo. Tatay, pakiramdam nyo ba talaga ay pinababayaan na kayo ng inyong mga anak? Sa pakiramdam ninyo? Masaksi. Tanungin mo na lang yan. Magkasabi na lang sa iyo yung tinutuloy ako. Okay po, tay. Sa inyo ko po gusto marinig, tatay. Sa pakiramdam ninyo, pinababayaan na ba kayo ng inyong mga anak sa kaligayan ninyo? Talagang pinapabayaan ako. Yung naroon sa Manila na anak ko, sabi ko, kumusta ni... Kumustaan niya pa? Ito na ang kalagayan ko. Kaya anya mamatay ako. Hindi na ako pupunta dyan. Kaya ano na sana? Saan na sana ako pupunta? Grabe. Ito siya ni tatay. Namatay yung asawa ko. Ang gastos ko, dami. Maski piso. Wala silang ibinigay. Wala silang binigay. Nagtulong man yung kapatid nung asawa ko. Doon na nung magkamatay, doon ibinigay. Hindi ko man lang nakita, pero... Maski sino ang yung mga anak ko kung hindi magtatago. Lampas pa hanggang sa kuhan. Pwera nung mga ibinigay na sa limos na pagpapatay. Baka naman tatay, kaya po hindi rin kayo masikaso ng inyong mga anak kasi baka hirap din sila sa buhay, nahihirap din. Matanong mo na lang yan. Diyan tinutuluyan ko ta. Okay, may mga anak ka na okay naman ang buhay, kumbaga kumikita. Ay, simentado po. Ay, grabe. Ay, ano tapos ganito yung natitiis nila na nasa ganito kayo. Oo. Grabe. Sila ano? Na, yung bungso ko ang nagawa. Yan na nagbibigay sa akin ng bigas. Bigas. Nung una, yung kwan, panganay sa kanya. Opo. Ay, nagalit at kung wala na daw ng bigas, ako ang magsadya. Niya nagbabantay ako kay mama niya doon sa ina. Kaya okay. Paano na sana ako? Tatay, mayroon pa po ako sa inyo ang gustong itanong. Tatay, nung po bang bata-bata pa po kayo at nasa puder pa ninyo itong mga anak ninyo, hindi niyo po ba sila napakitaan o hindi magandang pakikitungo sa kanila? Ay, hindi. Pinakain ko yan sa magandang sa buhay ko mismo, wala akong ninakawan na pinakain sa kanila. Yung magulang ko, kaya ako hindi nakapag-aral.
sasabihin ko sa iyo. At yung magulang ko, inalisan ng bayag, inalisan ng bitukang, dalawang dangkal. Grabe, kaya hindi makatrabaho. Ano pong ginawa doon? Sakit po niyang dati. Maliit pa ako. Ah, kaya hindi na nakapagtrabaho at hindi na kayo napag-aral. Kaya hindi ako nakapag-aral. Gets ko na. Kaya yan ang kuwang ko. Sitwasyon ni tatay dito. At saka ito tatay, likuran ng bahay ninyo. Ano? Ilog. Nanggagaling ba ito saan? Sa ilog? Sa dagat yan. Sa dagat? Ibig sabihin ito mga bakawan. Oo. Paano po yung buti nakakatayo pa ng ganyan yung ano nyo, yung poste ng bahay ninyo? Yung anak ko, nagtayo niyan. Grabe, hindi ka naman, may kuryente ka naman dito tayo? Wala. Yan, binigay nung kwadyan, hindi man ako marunong. Siya pa nga ni ang nagkabit yung may babuyan dyan. Ano po tatay ang nagsisilbing ilaw nyo dito kapag gabi? Wala. Wala akong ilaw. Pagka hindi yan nagningas, pagka gabi, ay, magdamag ako. Magdamag kang walang ilaw. Wala. Paano tatay, kung sakali may maramdaman kayo, may sumakit sa inyo, wala man lang kayo matatawag dito? Ay, wala nga. Sunggo akong dugo. Di nawala gabi. Sulo-sulo ako. Nagkuhan ako ng kuhan. Yung labakara. Buong dugo. Grabe. Pagkuhan, nagsabi ako doon sa anak ko, magsunggo nga niya na saan ang dugo. Ay, sa katadala-dala ko yung labakara. Pinakita ko. Kaya, ano po ba yun? Akala ba nila eh, nagluluko lang kayo, niluluko nyo lang sila. Ganun yung pakaramdam nila. Awang ko. Grabe, kasi pinaghahanapan pa kayo ng nangyari na sa inyo yun. Kasi sinahanap pa kung nasan yung dugo ninyo, di ba? Grabe naman. Pero kayo tatay ang nagsabi mismo na wala naman kayong pinakitang hindi maganda sa kanila nung wala. Nasa poder ninyo. Wala. Lahat ako pa, ginawa ninyo. Ako pa nakapagpaaral sa kanila ang gawa naman. Hindi nagkaturuto sila ta nakipagsuntukang. Yan ganyan ang ginagawa nung nag-aaral. Oo. Yung isa kong anak na nandyan sa Sabang, kwan, tinanong ko, hindi ka na mag-aaral. Hindi na anya. Di, sabi ko, tay, ganito lang naman yan tay. Ang importante tay, alam niyo sa sarili niyo na ginawa niyo po yung lahat, yung best ninyo para nung sila mapag-aral, nasa sa kanila na lamang po yung kung hindi sila nakapagtapos dahil sa ganyan nga sa kunikwento niyo na ginagawa nila. No? Basta tang mahalaga, sinubukan niyo po yung makakaya niyo para mapagtapos sila. Wala na po sa inyo ang problema doon tay. Magdamag kami nung kuan, inakit ko sa trabaho gabi. Opo. Magdamag, gusto ko talaga mapaaral. Nagalit naman yung asawa ko na papatayin mo anya ang anak mo. Ay, tinigilan ko. Paano? Kung magka-diferensya, yung maging dahilan sa akin. Opo. Tatay, ganito. Nandirito po kami tay kasi nga gusto ka namin mabisita at pinaunlakan mo kami na maipahayag po yung kwento ng buhay ninyo. Sa lahat po ng kapamilya ni tatay, kung sakali mapanood nyo man ito, ay sana maisipan nyo rin po na yung tatay nyo dito ay kailangan din kayong mga anak. At sana kung ano man ang ano ni tatay, kung siya man ay mahina na, sana kung ano yung pag-aalaga niya nung kayo ay mahina pa rin nung mga bata kayo na siya nag-aalalay, sana ganoon din yung gawin nyo sa kanya ngayong siya naman yung mahina na. At sana lahat ng sinasabi lang ni tatay sa amin ay hindi po ito scripted o anuman. Ito pong kwento ng buhay ni tatay na ibinabahagi sa amin ay sa kanya mismo galing. So kaya huwag sana kayo magagalit kay tatay kung mapanood nyo man ito. Ito lang yung pakiramdam ni tatay, inilalabas niyo yung kung ano yung nararamdaman niya na pakiramdam niya na pinabayaan niya na siya sa gantong kalagayan. Kaya huwag sana sasamaan loob ninyo kay tatay. Bagko sana asikasuhin niyo si tatay, masintindihin niyo si tatay. Ikaw ba tatay, gusto mo sana hanggat maaari may kasama ka dito sa pagtulog? Maganda sana. Kahit ako man lang, di ba? Oo. Na kung kapag gabi dito nila patutulugin. Inakit ko nga dito.
Ay, hindi man mapupwede. Ako pa, nagbabantay. Ay, grabe. Baligtad, tatay. Ano? Ikaw pa ang nagbabantay. Paano, tatay, itong mga tubig na itong nasa drum? Sino, saan gagaling? Ay, sa ulan yan. At yung inuman ko. Kwan? Sino po na, saan po kayo kumukuha ng iniinom ninyo na tubig? Diyan sa bubunan. Sino po ang nagtatabo nun? Ako. Ikaw pa? Ako. Ikaw ba, tatay, ay kaya mo pa maglakad? Ay, kaya ko. Hindi, may diferensya ako pagkaulog. Pag nung nahulog kayo? Oo, pagkaulog ko. Tatay, gusto ko makita kung para may pakita natin sa mga anak nyo. Baka hindi nila nakikita. Sige nga, tay, tayo ay, nga kayo. Ay, nagpa-ilot. Marunong ang anak ko mag-ilot. Nagpunta ako doon. Tayo ka, tay, tayo ka. Sige po, tayo po kayo. Ay, hirap na si tatay. Ay, hirap na. Alin po ba sumasakit sa inyo, tay, nung nalaglag kayo dito sa likod ninyo? Dito. This is my dati akong bukol dito. Ito ang dinadamdam kong maigi. Hirap na nga mga kalinaw si tatay. Pinagbibili lang ko mga anak, mga anak nila mismo, manugang. Wala man nasipot sa akin na pumunta si papa mo dito. Hindi ako pinupuntahan. Siya nangako nito nung makita pag-ilot na maghanap ng... Gaayusin kayo. Tayo po, saan ka ba pwede mag-upo, tayo, na kaya mo? Pwede ka pa ba dito mag-upo? Kaya mo dito? Biming ko nga doon. Diyan. Ilipad mo tayo, baka mapatama dito. Matas pang araw pa, maliwanag pa. Kuha ng... Atida na akong pagkain at wala akong ilaw. Oo, mahirapan si tatay kumain ng kapag madilim na kasi wala man siya nagsisilbing ilaw. Tatay, ngayon may dala kaming kaunting biyaya para po sa inyo, ha? Sana kahit papano po itong kaunting blessing na nanggagaling sa kinikita namin sa pag-vlog, kahit papano sana makatulong, ha? Tatay, sige po, kukunin ko lang. At gusto ko munang i-shoutout dito si Ninang Adelyuson, Ninang Adelina, kay Tita Jo, kay Tita Faye, kay sino pa ba? Kay Ninang Lons. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin hanggang ngayon. So kukunin ko lang yung groceries at iabot natin kay tatay. Ito, may dala tayo dito yung groceries, tapos 6 na kilo ng bigas. Ibibigay natin kay tatay. Tatay, ito na lang. Bibili na natin yung inyong mga anak na ipagluto nila kayo, ha? Tapos meron naman kayo dito mga kape. Kaya nyo pa ba? Nung hindi nagkuhan, inatidan ako dito. Magalit pa. Hindi ko man kinakain. Pinapauwi ko. Pinapauwi ko at ngayon dahil nagbigay sila, galit pa. Galit nga. Grabe naman din. Yan na lang matanong mo yung anak na. Okay, ito tayo bigas. Paano tayo ang ano nyo? Di ba hinahatid na lang kayo dito? Nagpahatid nga ako dyan. Hatid na natin. Ma'am, ngayon ang pagkain. Sige tayo, gawin mo na lang tayo. Ibigay nyo po ito sa kanila. Ano? Kasi itong mga kape, andito meron. Tapos may bihon, may mga noodles, may mga dilata, may mga biskuit. Itong biskuit pwede mo na ditong iwan kasi ito pwede mo tumalmusal. Ano? Ito na lang mga lulutuin ang ibigay mo sa kanila, ha? Sana sa pagbabalik namin muli kay Tatay Conrado ay masigit dito ang madala namin sa kanya o mas maibigay namin kung ano talaga yung pangangailangan ni Tatay Conrado. Kaya't sana tulungan nyo kami na magdasal para kay Tatay. Hindi ako nagluluto at yung magulang ko, inatindihan ko. Araw gabi naroon ako sa damuhan. Nagmagdadamag. Ano pong ginagawa nyo nun sa damuhan, Tay? Ay, yung karabaw kong nabiling. Wala pa akong asawa. Kayo ang nag-aasikaso noon? Ako ang nag-aasikaso at narakawan doon. Magdamag ako niya, nakatali dito ang karabaw. Grabe. Ayaw, sa paan yung nakatali? Sa paan. O ayan, umilaw na yung ilaw na solar ninyo. Yan, mamaya-maya, wala na yan. Wala na. Kaya dapat makakain na kaagad kayo. Oo. Okay, so sana madala na agad si tatay ng pagkain ng kanyang mga anak. Ano? Hindi. Yan ang nagdadala. Ito po sila. Okay, umpo. Nagmamalasakit sa inyo. Umpo. O tatay, ngayon pupunta muna kami. Mag-ingat po kayo dito, ha? Sana pag-ingatan kayo ng Panginoon dito. Gabayan kayo at bigyan pa kayo ng kalakasan, ha? Tatay? Umpo. Okay, tay. Salamat po. So mga kalingap, ito po yung kwento na binahagi sa atin ni tatay, ang kanyang munting kwento ng buhay. At
Sana, yun nga sabi ko, huwag sana magalit o sumama ang loob ng kanyang mga anak. Bagkos mahalin pa ninyo yung magulang ninyo habang hanggat nabubuhay pa. Thank you.